Hi guys, hey everyone. Hello mga kapiksi. Welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinay Pixi Tarot. Ito ang ating daily tarot message mga kapiksi para ngayong September 15, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito general reading lang mga kapiksi so hindi siya mag-resonate sa lahat. Bago tayo mag-start mga kapiksi, daily shoutout muna tayo sa ating tatlong lucky na mga kapiksis, no? Hello po kay Sir John Macier, Cors Lomo, and Evelyn Garcia. Hello sa inyo mga kapiksi and thank you so much for commenting, sharing, and liking our video. Sa mga gusto magpa-shoutout mga kapiksi, mag-iwan lang kayo ng like and comment sa video na to. And random shoutout lang, mamimili lang tayo ng tatlo everyday, okay? Alright, so mag-start na tayo mga kapiksi. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today. Bubuno tayo ng isang card bawat isang zodiac sign. Mag-start tayo sa Capricorn mga kapiksi. Ang lucky numbers for Capricorn ay 238. 238 para sa Capricorn. Quiet time para sa Capricorn mga kapiksi, no? Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate mga kapiksi. Paminsan-minsan kailangan natin to magkaroon ng me time, ng alone time, ng quiet time mga kapiksi. And makakatulong ito para makapag-recharge kayo ng energy nyo, ma-distress kayo, mag-subside yung momentum of thoughts. Magandang mag-meditate kayo mga kapiksi, no? Practicing nyo siya as a daily habit. Kasi pag nagme-meditate kayo, nagsusubside yung momentum of thoughts. And nakakatulong yan, maraming benefits ang pagme-meditate mga kapiksi. Emotional, mental, physical, and spiritual benefits. Napakaraming benefits ng meditation. Pero kung ayaw nyo naman mag-meditate, okay lang. Pero sa channel natin guys, no, mayroon tayong Tagalog meditation, yung pampawala ng stress and anxiety. Palagi ko nire-recommend na doon kayo mag-start ng meditation para mayroon kayong gabay. Otherwise, mga kapiksi, kung ayaw nyo naman mag-meditate, it's okay. Magdasal kayo, ganyan, mag-pray kayo, contemplate. I-assess nyo kung ano yung buhay nyo ngayon, where were you, where are you, and where are you going, mga kapiksi, no? Bigyan nyo ng time yung sarili nyo para makapag-isip-isip ng kung ano yung mga gusto nyo gawin sa buhay nyo, kung nasan kayo, and magplano, kumbaga, mga kapiksi. But, ang main goal is makapag-recharge, makapag-relax, ma-distress, mga kapiksi, para mas maging malakas kayo sa susunod na chapter ng buhay nyo, okay? Alright. So, yan ang mensahe para sa'yo, Capricorn. Yung next message natin, guys, is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Aquarius ay 310. 310 para sa Aquarius. Undying love, mga kapiksi, the love you have shared is eternal regardless of the situation. Guys, pwede itong romantic relationship, pwede rin relationship with anybody like your family, your friends, mga kapiksi. Pero ibig sabihin ito, guys, kahit ano pang sitwasyon yung pinagdadaanan nyo, kahit gaano kahirap, kahit maraming problema, kahit maraming toxicities or negativities, no, yung pag-ibig, yung bond nyo sa isa't isa is malakas, strong, eternal, no? Ibig sabihin talagang panghabang buhay. Pag sinabing eternal, panghabang buhay. Okay? So, i-value nyo yung relationship na yan, mga kapiksi, more than anything, mga kapiksi, no? Because at the end of the day, kayo parang yung magkasama, kayo parang yung magtutulungan. So, alisin yung mga galit, resentment, hatred, grudges, mga kapiksi, and just focus on the love and light para lalo pa talagang lumakas yung samahan nyo or yung relationship nyo sa isa't isa. Right? So, yan ang message para sa'yo, Aquarius. Yung next message natin, guys, is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Pisces ay 953, 953 para sa Pisces.
we have Mother Earth, no, energy, you are called upon to help with environmentalism. Hindi naman siya mag-resonate sa lahat mga kapiksi, pero kung environmentalist ko or if meron kang pamamaraan na makatulong sa environment, mga kapiksi, in any way that you can, yung mga plantito, mga plantita, yan, malaki yung contribution nila sa environment, no, kahit nasabihing hobby lang nila yan, hindi nila alam na malaki yung naitutulong yan sa environment. And even tayo, mga kapiksi, no, tayo, mga simpleng tao, yun lang pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagtitipid ng kuryente, pagtitipid ng tubig, paglilinis ng bakuran, yan, no. You're already contributing sa environment, mga kapiksi, mapanatiling malinis, maayos yung ating kapaligiran, mga kapiksi, no. We're already doing our part, no, para sa ating Mother Earth. And ito yung ating tahanan, mga kapiksi, no. So, bawat isa tayo ay merong responsibilidad, no, para pangalagaan ang ating tahanan. So, in any way that you can, mga kapiksi, no, tawag dito, in any way that you can, mag-contribute ka para sa, you know, sa ating Mother Earth, ganyan. Alright? So, yeah, take the message, guys. Yung next mensahe natin is para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Aries ay 370-370 para sa Aries. Okay, para sa Aries, guys, this is your energy as well, no? Very fiery energy, very Aries energy, divine passion para sa'yo. Be honest with yourself, what is your heart's true desire? So, ito yung starting point mo, kapiksi, no? Para malaman mo kung saan ka pupunta, alamin mo muna kung ano yung gusto mo, no? And from then on, kapag nakapag-decide ka kung ano na yung gusto mo, focus on that, focus your attention on that intention, knowing that you can be it, you can have it, you can do it, mga kapiksi, okay? You just have to focus, you just have to have that burning desire, mga kapiksi, regardless pa, kahit ano pa yung sitwasyon mo, mga kapiksi, wag mo lagyan ng limit yung sarili mo. Kayang-kaya mong marating, kayang-kaya mong mapuntahan, kayang-kaya mong maabot lahat ng gusto mo, mga kapiksi. Kailangan mo lang magsimula muna, syempre, kung ano yung gusto mo. And when you find that passion, stick to it, you know, pray for it, affirm it, focus on it, mga kapiksi, no, regardless of the surroundings around you. And yeah, just focus and you can definitely have it, mga kapiksi. Pero magsisimula yan sa'yo. Itanong mo muna sa sarili mo kung ano yung gusto mo, mga kapiksi, okay? May mga times kasi na hindi natin alam yung gusto natin. Pag kumikita na tayo ng pera, okay na tayo doon, comfort zone na natin. Pero, di ba, iba pa rin kapag ka alam mo kung ano yung gusto mo and you follow your heart's desire. Alright? Okay, so yan ang message para sa'yo, Aries. Yung next message natin, mga kapiksi, is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Taurus ay 451. 451 para sa Taurus. We have fertility para sa Taurus, mga kapiksi. This is new beginning, alright? It's the perfect time for you to start new projects, access new ideas, give birth to new conditions. So, guys, for some of you, maaaring may mga bagong opportunity na dumadating sa'yo or maaari ka mag-create ng bagong opportunity for yourself, mga kapiksi. Maaaring may naiisip ka ng mga brand new ideas. Siyempre, i-explore mo anong gagawin mo doon sa mga ideas na yun, sa mga opportunities na yun, diba? Pag-aralan mo, i-assess mo, i-analyze mo, mga kapiksi. Mag-due diligence ka, baka mamaya meron palang potential dun sa mga opportunity na yon, dun sa mga offers na yon na maaari magdala sa'yo ng kasaganaan ng buhay, mga kapiksi, okay? So, bago mo i-recheck, bago mo i-accept yung mga opportunity, make sure na pag-aralan, mga kapiksi, alright? And wag maging close-minded, no? Palagi maging open-minded, mga kapiksi, kasi baka mamaya, eto na yung binibigay sa'yo ni universe na, excuse me,
Ito na pala yung binibigay sa ni universe na pagkakataon para guminhawa sa buhay tapos dinededma mo pa, okay? So, maging open-minded mga kapiksi sa mga bagong opportunities na dumadating sa'yo, right? So, yun ang message para sa'yo, Gemini. Taurus pala yun. Ito yung para sa Gemini. Para sa Gemini, mga kapiksi, ang lucky numbers ay 106. 106 para sa Gemini. Excuse me. Alright, para sa Gemini, mga kapiksi, expect a miracle, no? Maaari magkaroon ng miracle or maka-experience ka ng miracle, mga kapiksi. Have faith that your prayers have been heard and being answered. When your prayers are being heard and being answered, mga kapiksi, ibig sabihin nito, the universe is moving people, things, situation around you para ibigay sa'yo or ipagkaloob sa'yo yung mga gusto mo, yung desire mo, yung intentions mo, okay? And it's very important that you focus on your intentions, mga kapiksi, because sabi ko nga guys, manifestation is a focus game, no? So, kailangan mo mag-focus kung ano yung desire mo, kung ano yung gusto mo, para yun yung milagro na dumating sa'yo, mga kapiksi, okay? Magdasal, no? Magdasal, pray, affirm, and of course, in your sa part mo, sa bahagi mo, gawin mo kung ano yung magagawa mo, yung pwede mong gawin, no? And then, the universe will, take care of the rest, no? Para ibigay sa'yo, ipagkaloob sa'yo yung gusto mo. And this is a sign, mga kapiksi, no? Para sa mga kapiksi natin ng Gemini na if you are waiting for signs, looking for signs, looking for answers, this is the answer of the divine to you guys, no? That your prayers will actually are being heard, mga kapiksi. So, antayin mo lang. Huwag masyadong mainip, huwag masyadong maatat. Instead, magpasalamat kayo and i-anticipate nyo yung pagdating ng mga blessings, yung pagdating ng mga bagay na hinihiling nyo. Alright? Okay. So, yan ang message para sa'yo, Gemini. Yung next message natin, guys, is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Cancer, sorry, lucky numbers pala muna. Makalimutan ko na naman. Ang lucky numbers for Cancer ay 390. 390 para sa Cancer. Alright, para sa Cancer guys, we have infinite supply and this is true to everyone mga kapiksi. You are supplied for today and all of your tomorrow. Mga kapiksi, lahat tayo, no? We have unlimited supply of blessings from the universe. Ang kaibahan lang kung bakit yung iba nananagana and kung bakit yung iba salat sa kasaganaan is because meron silang mga blockages, no? And yung iba naman, grateful sila. So, the more na grateful ka, the more na ina-appreciate mo, the more na you're focusing your attention sa mga blessings, sa mga pagpapala, the more na na-attract mo yan, mga kapiksi. The more na ipagkakalob yan sa'yo ni universe. The more na nagre-reklamo ka, the more na stress ka, the more na namamroblema ka, the more na nilalagyan mo ng block yung mga blessings sa buhay mo, mga kapiksi, okay? So, in order for the blessings to flow in your life, mga kapiksi, yung abundance, yung limited, unlimited supply na galing from the divine, from the universe, mga kapiksi, you have to focus on gratitude and appreciation, mga kapiksi. So, pag sinabing gratitude, always be grateful, palaging magpasalamat sa mga blessings, palaging i-appreciate lahat ng blessings, maliit man o malaki, mga kapiksi. The more na ina-appreciate nyo yan, the more na binubuksan nyo yung pintuan ng biyaya ng blessing sa buhay nyo. Even yung pag-share, mga kapiksi, no? Pag-share ng maliliit na blessing sa ibang tao, hindi mo kailangan mag-share ng bonggang-bonggang malaking-malaki, no? Para lang masabi na nag-share ka. Even yung pamimigay, let's say for example, lumabas ka, nag-grocery ka, may nakita kang namamalimos, bigyan mo ng piso, bigyan mo ng dos, limang piso, it doesn't matter, the amount doesn't matter.
ang what matters is yung act of giving, mga kapiksi. The more na ginagawa mo yun, na mamahagi kayo ng tulong, mga kapiksi, the more na babalik sa'yo yung blessings, no? Kasi it's important na magkaroon ng flow ng blessings, no? Pag may lumabas, may bumabalik, mga kapiksi. Naiintindihan ba? So, it's very important to share din, mga kapiksi, your blessings. And hindi lang siya limited sa money. Ibig sabihin, hindi lang pera yung pwede mong ipamigay or i-share. Pwede kang mamigay ng pagkain, ng damit, ng serbisyo, di ba? Help other people in whichever way you can, mga kapiksi. Kasi the more you help other people, the more na blessings din yung babalik sa inyo, mga kapiksi, no? Alright, so, yeah. Sana natututunan nyo kung paano yung mga ganong klaseng laws of the universe, mga kapiksi. Kasi makakatulong talaga yan, as in malaking magiging pagbabago sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? So, yan ang message para sa inyo, Cancer. Yung next message natin, guys, is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Leo ay 613. 613 para sa Leo. We have focused intentions, mga kapiksi, for Leo. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions focused on your target and you will make your mark. Ito yung paulit-ulit nating sinasabi, guys. Focused intention, focused attention on your intentions, mga kapiksi, okay? And definitely, guys, kapag naka-focus kayo, you will definitely hit your mark. You will definitely achieve your goal. Sabi ko nga, guys, no, paulit-ulit every day hanggang sa talagang tumimo yan sa isip nyo. Manifestation is a focus game, mga kapiksi. Whatever you focus your attention on manifests in your life. So, kung gusto nyong makapag-manifest ng magagandang bagay, you have to focus your attention sa magagandang bagay. Otherwise, kung ang nakafocus kayo sa mga negative, syempre, nakafocus nga kayo dun. Eh, negative din yung mangyayari sa inyo, mga kapiksi. Okay? Ganun lang kasimple, mga kapiksi. So, maging aware kayo sa kung ano yung fino-focus nyo ng attention nyo. Alright? So, if you want to succeed in life, if you have like a particular goal or something, you can definitely achieve it. You just have to focus. Okay? So, yan ang message para sa'yo, Leo. Yung next message natin, guys, is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Virgo ay 769. 769 para sa Virgo, mga kapiksi. Guardian, we have guardian energy, no? You and your loved ones are safe and spiritually protected. So, this is a reminder, pinapaalalahanan kayo, Virgo, na huwag kayong mag-alala dahil palagi kayong pinoprotektahan. Lahat tayo ay may mga gabay, mga kapiksi, hindi lang tayo, pati yung mga mahal natin sa buhay. So, huwag kang mag-alala, everyone in your paligid is palaging pinoprotektahan at iniingatan. Always magdasal, mga kapiksi. Mag-alay ng dasal, mag-alay ng pasasalamat, humingi ng proteksyon, ng gabay, mga kapiksi, and ng tulong kung kinakailangan sa inyong mga gabay, sa divine, because sila yung unang-unang tutulong at aalalay sa atin, sa inyong lahat, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan ang mensahe para sa'yo, Virgo. Yung next message natin, guys, is para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Libra ay 495. 495 para sa Libra, mga kapiksi. Bodies of water para sa Libra. This is a reminder, mga kapiksi, na mag-cleanse tayo, no? Spend time near water such as a lake, river, or the ocean to recharge your battery. So, importante na mag-cleanse tayo and mag-recharge ng ating energies, mga kapiksi, no? Kailangan natin yung pag-cleanse, guys, para mapagpag yung mga negativities, yung toxicities, no? Na nasasagap natin everyday sa ating paligid, sa mga toxic na tao,
sitwasyon sa paligid natin, sa mga places na pinupuntahan natin, no, may mga negative energies dyan, lumidikit yan sa atin. So it's very important na mag-cleanse. Kung safe sa inyong lugar, kung may time kayo na pumunta sa mga bodies of water like oceans or lake, mas maganda, mga kapiksi. Otherwise, kung hindi naman pwede, pwede naman kayong mag-search, no, ng mga pamamaraan kung paano mag-cleanse, mga kapiksi. Actually, yung paliligo ng may asin, pag niligo kayo, no, yung last na pambanlaw nyo, yung balde ng tubig or timba, lagyan nyo ng asin, mga kapiksi, haluin nyo. That's already another way of cleansing. Pero napakaraming pamamaraan, mga kapiksi, ng pagki-cleanse, no? Mag-search na lang kayo. Pero yan yung mensahe sa inyo. Gawin nyo yan para ma-detox kayo, makapag-cleanse. Okay? Alright. So, yan ang message para sa'yo, Libra. Yung next message natin, guys, is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Scorpio ay 148. 148 para sa Scorpio. Wow! Blessings ito, Scorpio, no? Bright future, blessings. Ito yung katumbas ng Sun card sa regular tarot deck. And ang regular Sun card ay nag-represent ng blessings. So, ito yung blessings. Pagpapala ka sa ganaan sa inyo, stop worrying. Everything is going to be fine. Magliliwanag ang buhay mo, ang bukas mo, mga kapiksi. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo kailangan maaligaga, ma-stress, mag-worry, kasi everything is going to work out in your favor, mga kapiksi, no? And blessings will pour in, pero syempre kailangan mong i-align yung sarili mo doon, no? So be receptive, guys, no? Open to receive, receptive state, guys, ready to receive, so magpasalamat palagi. Alright? Okay, so yan ang message para sa'yo, Scorpio. And then yung last message natin, guys, is para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Sagittarius, guys, is 620. 620 para sa Sagittarius. Be strong, Sagittarius. Okay, you are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. So maging masigla, maging malakas, mga kapiksi, maging matapang, be courageous, wag basta-basta sumuko sa hamon ng buhay. You are stronger than you think you are. Kayang-kaya mo malampasan yan, mga kapiksi, yung mga pagsubok mo, yung mga challenges mo. And for some of you guys, no, nagiging inspirasyon pa kayo sa ibang tao, na katulong din kayo sa ibang tao, hindi lang sa sarili nyo, mga kapiksi. And kapag tinutulungan nyo yung sarili nyo, natutulungan nyo rin yung mga mahal nyo sa buhay, lalo na kung may mga tao na umaasa sa inyo. So sila din yung nagsisilbing motivation nyo and inspirasyon nyo, mga kapiksi. Okay? And dahil sa pagiging independent mo, pagiging strong mo, mga kapiksi, talaga naman makakakita ka ng success, ng tagumpay na outcome sa iyong kabuhayan, mga kapiksi. So it's very important, guys, na wag susuko sa mga hamon ng buhay. Normal yan, guys. It's part of life. Ang importante is makarecover kayo, makatayo kayo, may mga lessons kayong matutunan. Alright? And just keep on keeping on, mga kapiksi, hanggang sa, you know, ma-achieve niya lahat ng inyong ninanais sa buhay. Alright? Okay, so yan ang ating overall reading para sa inyo, guys, para sa episode na to. Let me know if naka-resonate kayo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, subscribing. See you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.